Okay, so hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share. At punta tayo dito sa playlist, yung personal opinion about sex, marriage, at saka Bible in life. May ano. So, yun ang topic natin is napaka-special, napaka-controversia, hindi pinag-usapan, saka napaka-critical talaga na topic. So, ang topic natin ngayon is napaka, hindi ko maintindihan, maganda ba, pangit, parang naayaw nila, parang gusto, parang mixed emotion, halo emotion. So, sa akin, sa personal ko talaga is talagang pagandaan muna, may pera, may counseling, may pakasal talaga. Wala mo nang galawan kung walang kasal talaga, kahit sa present or sa future times. Kasal lang talaga. May bas-bas, yung bas-bas blessing sa magulang, sa ang abayawi, God, di ba? God Yahweh. At may pera at saka at the right person at the right time. At piliin muna natin yung the right person bago natin mahanap yung the right person, be the right one muna. At meron din akong libro paano how to talk to your child in sex confidently. Talagang being tao as human tayo, ramdaman talaga tayo kahit yung bata pa kung maghanap ng mga sex, talaga normal yan sa bata. Talagang ano lang talaga ako, blanco ako mag-isip, pero yung parang malinis lang, hindi ako marumi yung intention. Talagang ganun talaga na ano, yung least organis, di ba? Listeners organis about sa pagsasarili versus sa pagtatalik. Talagang mag-asawa lang dalo talaga, pero wala siya doon sa Bible. Ang sa akin lang, bali pinanood ko yung video niya, pinicompare ko rin dito sa akin, Bible talagang base ko, base sa Bible, sa prinsipyo, batas ng tao, batas ng gobyerno. Talagang bawal din talaga maghanap ng iba kasi papakulong ka talaga dyan. May batas yan, ano, polygamy or basta may mga term yan na bawal. May mga term din sa dictionary na abnormal kasi yung sa kanila, sa Bible ha, sa mga sex or family planning, bawal yung mga kahit sino-sino, sa hayop, bawal sa kapatid, bawal sa magulang, relatives, yung talagang hindi ka related talaga sa inyo sa dugo. Kasi magkaka-abnormal yung bata. Saka kailangan talaga na, sa Amerika bawal talaga yung ano, nagbubuntis. Kasi yung may asawa, binabisita ng pulis nila yan, sheriff. Kung okay na ba, magpapaalam ko muna na may papakasal ka, may hanap buhay ka. Kasi kung hindi, papakulong ka talaga sa Amerika. Yun talaga sa kanila. At saka, hindi naman perfect ang lahat ng tao doon. Yung ba, dinadaan nila sa party-party, hindi lang ma-express yung in-express nila ng mga tao. Mali din pala ang mindset, hindi biblical. So, syempre, magkakaproblema. Hindi naman ako perfectionist. Hindi naman ako perfect. Pero, hindi ko panadaanan yung mga ganun. Kasi sabi ng ate ko, kasi sabi niyang nakaraan, pag hindi daw mag-masturbate ang tao, mamamatay daw mag-cancer, prostate cancer, mamamatay. So, na-concern yung ate ko dati, yung kabataan ko, 20 yata ang edad ko, 21. Matanda na ako, nag-high school eh. So, siyempre, ang nangyari nun, na-concern yung ate ko, mag-masturbate daw, sabi daw niya. Search ako sa Google nun. Sabi daw niya na, ito pa lang gagawin. Talagang nag-iisip, talagang isip ko. Hindi ko talaga pinapansin kung isip ko. At saka yung katawan ko, nanginginig talaga. Nagsashake. Mag-iihi siya, parang walang lalabas. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko naintindihan. Parang virgin innocente. Parang innocente nga ako eh. Hindi ko alam ba. Lumalaki na ako. 20 kapin na yung edad ko. Mga 21, 22. Wala talaga akong sex since birth. Walang kiss. Or walang sex talaga. Or masturbate. Talagang nanginginig ang katawan ko, hindi ko makakonsentrate sa school, anong discussion. Hindi ko si alam eh, na importante part din pala ng buhay ng tao yan. Kahit hindi mo sabihin na hindi ako mag-sex dyan, hindi ako mag-masturbate kasi makasalanan ako eh. Sabi lang tayo ng totoo dito. Ako, dinadaanan ko yan, 20 years, 16 in my life, mga 10 years, mga sobra 10 years lang, naka-release. Talagang,
hindi ka talaga makapokus. Yun, mapapangit daw pag hindi daw masisex ang babae o lalaki. Mapangit ang mukha. Yun, siguro dahil lang napangit siguro ako dati. Mapayat, nanginginig, sakitin. Kasi sabi daw nila, sama daw yung sex. Diba, sa elementary. Pero habang ako lumalaki, talaga ang katawan mo maghahanap talaga siya. Then, may iba din sinasabi na, uy, wag mo na mag-masturbate kasi hindi ka maligtas. Kung tatanungin natin sa Bible, wala namang minimension doon. Pero ang sabi lang is, yung mga Orthodox, ano na kasi sila, yung mga Noahide, extremist na kasi sila. Kasi, dapat sa sex ka lang talaga, magpalabas ka lang talaga sa asawa mo lang talaga. Mga seeds, yung mga tamo daw, yung mga puti nga nasa lalaki, di ba? So, ako nanood din sa mga scandal, yung mga video na yun eh. Pero pinanood ko lang kung ano, hindi ako nagginagawa nun. Bago ko gagawa ng isang bagay, pag-aralan mo muna kung totoo ba ito, hindi, safe ba. Manigurista tayo, maniguarado tayo. Para safe, para walang problema. Doon ko lang nalaman pala na may lalabas pala, may halikan, may ganito. Pero, labraman na, lahat ng mga tao ngayon, masesearch naman ni Google, YouTube yan, yung mga scandal na yan. May download nga doon, ilang piso lang. Pero hindi ko naman pinopromote ng ganun. Bago yung mga scandal na yan, ginagawa lang yan sa mag-asawa. Okay? Noong nag-aaral sila, di ba alam na nila yung gagawin. Pero kung ikaw single ngayon at curious ka lang kung ano ba yun, or talagang maghahanap ka talaga, ang tao talaga maghahanap at maghahanap kahit gaano pa ka-religious yan, naitawa kasi talaga na ayaw na talaga mag-sex, mag-masturbate, or wala talaga. Makasalanan yan, sobra na sa Bible eh. Kung hindi pa nagsisex yung magulang natin, hindi tayo mapanganak. Hindi tayo mag-i-exist dito sa mundo na ito. Hindi na ako magsisex, magpapare na ako, magpamadre na ako, magdadasal na ako sa langit. Yung sex na yan is gift yan sa ama. Sa asawa mo lang. Sa asawa mo lang, i-express. Diba, siguro ang iba, ako siguro sa future times, magdadasal muna, no, diba, bago mag-ganon. Yung sexuality talaga sa asawa mo, mag-worship muna or magdadasal muna, idadasalan. Siguro, kasi kung ganun lang gagawin mo, selfish lang yun eh, diba? Gift yun eh. Regalo yun sa langit. What if pagod ako? Talagang responsibility talaga yan sa lalaki na papasahayahin yung asawa niya. Yun talaga ang obligation. It's a task. It's a necessary. Sabi mo, wag muna. Kasi sabi sa asawa, di biro. Talagang mag-submit ka talaga sa asawa mo. Kung kahit ayaw mo, kung gusto niya, wala ka tayong magagawa, wala kang hindi ka makatanggi kasi kasunduan yun na ibibigay mo yung kagusto ng asawa mo. Lalaki o babae, pareha lang naman yan eh, sa mata sa langit eh. In terms of that, may iba kasi nagpapantasize eh about sa masturbation nila, sa sarili nila. Pero, may technique nga siya eh, paano i-kiss dito o ganun. Talagang may process siya. Kung ang iba, iniiwan kasi ng iba kasi di nila alam. Then yung babae nilang pinapansin nila, malibog na yun. Hindi pa nagpapakasal. Is sanay na sanay sila, praktisado na. Nanonood ng scandal doon, sa video. Tinitesting nila, hindi pa kasal. Bawal yun. Kung gusto na talaga natin ng maayos talaga, sabi na iba, hindi niya mahaba sa iyo. Mahaba yun sa iyo, pero iba namang hinahanap. Wala talagang perfect na sitwasyon. There's no such a perfect situation. Ang iba na parang wala kang pera, ganun to. Or, kung papasok ka sa ganun, huwag ka magsisi kasi ginusto mo yun. Walang pera din pa. Patampo-tampo, pagalit-galit sa asawa, bakit daw mahirap, walang pera. Kasi ang pagkakaroon ng bata, magastos talaga yan. Gusto kasi ng babae na, sige, kayo na agad din. Skandal na, hindi pang iba, di na nagpapakasal eh, sa banig na eh. Then, pagka problema na, wala na pang upa, na trabaho, kulang, hindi gusto makaalis, hindi makaini. Ganon, hindi nag-iipon. Siyempre, binubugbog ang lalaki, pinipressure. Hindi natutuwa, nagpakasal ka, nagsex ka, kasi gusto ka maging masaya. Gusto ka makarelease sa stress mo, o nagmamasturbate ka sa sarili mo. O, pinagdaanan na natin yan, 20 years, wala talaga. Talagang bigla ako, sabi, ano ba itong lumabas sa akin? Yung wet dreams. Merong mga terms yan eh. Mga
body parts, yung mga action, yung mga movement, may mga sounds daw, ano pa yun. Madami nga sila, may mga term, may sila silang 6 terms talaga, 6 books. At sa mga doktor lang yun, scientist. At gagawin mo lang yun sa tamang tao. Kung ako siguro, siguraduhin mo na nga, walang gonorrhea, walang AIDS, kasi kung dire-diretso, scam yun, magkakasakit. Hindi ako magpapatol na may maganda doon na prostina na papantol sa akin, hindi. Talaga ako, conservative talaga ako. At hindi ako hanap ng mga kahit sino-sino, kaibigan. Talagang with emotion talaga ako, with a touch, with emotion. Kung may iba na di ba? Kung asawa doon nila, minamasturbate doon yung asawa nila, pag na-miss nila sa least nurse organist, okay lang daw yun. Pero kung iba, iba ang ninanais mo, makasalanan na yun. Sa asawa lang talaga. Yun. Sa future wife mo or ngayon. Pero kung ikaw na youth ngayon, maghanda muna. Kung hindi talaga makayana, di masturbate, kung hindi mo makaya talaga, or wala ka talagang mahanap na the right one para sa'yo, mahirap na talaga. Kasi ibabalansin natin ang sitwasyon. Kasi kung magaganon ka na wala kang asawa, wala, ay, makasala daw. Wala naman sa Bible yan eh. Lalabas na yung semen. Ano lang na yun. 24 hours lang yun. Maliligo ka at malilinis ka naman. Pero yung intention talaga na sinisex mo talaga ang lalaki at babae na hindi kasal at kasado ka at saka hindi kasal, hindi asawa mo ang ginagalaw mo, yun ang kasalanan talaga. Makukulong ka. Pero kung nagmamasturbate ka lang naman kasi para mag-release ng stress mo, para feel relaxed, parang pare-pareha din siya sa may asawa. Ang kaso lang dito, kung hindi na talaga ka naglalabas, hindi nag-masturbate, hindi nagsasex, wala talaga, nagsisimba ka na, nag-religious ka na talaga for 20 years, na-try ko talaga yan, talagang papangit ang mukha. Ano siya? Nanginginig ang katawan, marami kang iniisip, basta parang yung vulkan na parang manginginig. Marang vulkan eh, maglilindol yung katawan mo, totoo. Saka hindi ka makaintindi, parang kang nagpapantesize sa utak mo. Parang ayaw ko yung isip ko kasi bakit ganun? Hindi, masyado lang talaga ako innocenty, religious. Yung kabataan kong 20s. Yung pagmamasturbate, isa necessary, isa must talaga. Practice yun bago ka mag-asawa. Kasi may iba kasi yung sinasabi ng iba, na wag na muna, hindi ka maligtas. Wala naman silang kapatunayan dyan. Wala namang magsasabi. Wala namang, it's necessary kung di ka magmamasturbate. Di mamamatay ka lang. Makakancer ka lang. O saan ka pipili? O magsipag ka dun. Ganun, mag-asawa ka din. Magsisipag ka naman, naghahanap naman ng iba. Yun ang tawag na nagiging traps siya. Diba? Binabalansin lang natin ang sitwasyon. Hindi tayo extremist. Di sobrang liberated, hindi sobrang stricto. Nandito lang sa gitna. Binabalansin natin anong tama. At saka iniwasan ang mali. Okay? Kasi pag topic na about sa sex, parang iniwasan na nila eh. Hindi na talaga ako mag-sex. Mag-focus na talaga ako magsisimba. Pero hindi niya alam na gift pala yun. O regalo pala yun sa langit para sa'yo, para maging masaya ka. O, gift talaga yun sa tao. Siyempre, gagawin mo lang sa tamang tao. Doon lang nagkakabali ang lahat. Sa maling tao, hindi nag-religious, hindi nag-iipon, puro lang bisyo-bisyo, puro lang alak-alak, puro lang nagsasabol lang, nag-addict-addict lang. Paano katutuwa sa mga taong ganun? Sino-sino lang hinahanap, may mga malakuros pa nga din. Hindi, iba naman yung pananaw nila, yung mindset ba, yung perspective, yung pananaw sa buhay, ha, bahala na. Yung mga, kasi, the same Peter flock together talaga. Ikaw religious din siya, iba yung iniisip niya, o ganito, mahilig sa magsinungaling, masasaktan ka talaga. Yun talaga na, find the one, be the right one, to find the right one, be the right one. So, syempre, naghanap kang the right one, pero kita yun, sino-sinong lalaki pinupost, babae, at hindi naman kayo tutuluyan, yung makakarush mo, madi-discourage yun. Talaga madi-discourage. Ay, wala pala to. Kahit sino lang pala itong lalaki, buba itong crush ko. Ex na yun agad. Ganun ako ka-stricto dati. Pero ngayon, bibigyan natin ng chance. Pero kung magbago, kung hindi, wala tayong magagawa. Sa coming times,
Ganun lang talaga tayo. Stick to one lang. Strict to, parang sa biblical times ba, para may excitement, may purpose. Kasi kung sabi mo, masawa ko, parang sino-sino lang naman to eh. Marami na tong pinagdaanan eh. Wala naman talagang perfect. Ngayon, medyo nagiging toxic ang situation. Dahil sa mga media, sa mga newspaper, sa mga nakikita mo na na-influensya din sila sa media, di ba? Hiwalayan, normal ang pinakauso ngayon, naghihiwalayan, kapitan dito. Tignan mo, marami nagpapakasal, jowa-jowa, love life. Tapos, mga kabit-kabit, di ba? Nakikita pa nga sa teleserye, parang pinopromote nila, nagpromote ng bakla, okay lang. At saka, magtaksil doon, maghanap ng iba, hiwalayan ng asawa nila, magpabalikan, parang matuwa na sila dapat. Hindi ganun. Dapat nakabase sa Bible. We must always our life based on Bible. Hindi yung sa sarili natin kagustuhan. Yung Bible din, yung media na sinasabay mo, puro X lang din, di ba? Cross lang. Then, wala naman talaga eh. Di sila virgin. Wala eh. Di nila inilagaan yung prinsipyo sa Bible. Ang sa kanila, nagtuturo sila ng mga bad influence. Hindi tayo maliligtas dyan. Talagang, lahat ng mga iniisip natin, tinitignan, isasala natin, titimbangin natin, ama, tama ba ito, mahan, mag-pray tayo. Ganun ako. Kung papadalos-dalos tayo sa bugso ng damdamin, bahala na, hindi, baka sex ako sa kanya, makaanak, bahala na, kahit may bisyo siya, nag-aalak, nagsisigarilyo siya, nagsasabu siya, bahala na, basta mahal ko siya. Eh, what if, pag dating na panahon, wala siyang pera, o naghanap siya ng iba, niloloko ka, mahal mo pa rin siya. O, tanungin mo sa sarili mo, maraming ganyan na nangyayari ngayon. Ah, di yan totoo yung sinasabi mo, kasi denial eh, in love na in love eh. Kasi minsan, yung sobrang pag-in love natin, mabubulag tayo, kahit mali na, sinasaktan ka na ng tao, okay pa rin, kaya sinasaktan ka na. Ako, masasaktan talaga tayo eh. Sabi, crush mo din, nag-post din ng iba, nako, may sikreto siya doon activity. Huwag na, masasaktan ka lang. Wala na talaga tayong mapipili dito. Kahit religious ka, magkakamali pa nga. Paano na lang kung wala? Diba? So like, subscribe, comment, share. Sinsyaan nyo na. Sa tayo dito, nagsasabi lang tayo ng totoo. Hindi tayo plastikan. Tawag ito, pakunwari. Diba? Dito tayo, be true. Sa YouTube nga ay, be true. Kung hindi tayo totoo, sinungaling tayo. Kung sinungaling tayo, hindi tayo pakakatiwalaan. Sabi mong mahal mo siya, then iba rin ang mahal mo. Kung mahal mo naman siya, iba namang inamahal mo. Para tayong grasshopper na hindi makastick to one. Dapat parang yung mga sahugot pa lang, simento ka ba? Kasi habang tumatagal, parang lalo na kung kumakapit sa iyo. Dapat kumakapit yung pag-ibig, hindi yung para siyang ano, parang kahit sino-sino ba, parang yung grasshopper, talon ng talon, dito na naman na lalaki, babae, dito na naman, dito naman, hindi makontento. Kasi gusto niya ma-explore eh, masarap daw ang iba eh. Pero kung sa Bible, hindi talaga pwede yun. Kung sa basketball, foul yun. Hindi pwede yun. Kasi, justify din sa sarili nila, hindi. Nagsasawa na ako, diba, sa ulam pa lang, dapat iba-ibang ulam. Kung ako, hindi talaga pagsisiya ng ulam, yung gulay o prutas. Di yun, nakasawa yun eh. Dapat masarap eh. Bago-bagong ulam eh. Kung ganun ang mindset natin, makasalanan tayo nun. Ang iba, di pa makaamin, di pa maka-accept na nagkasala sila, di sila maliligtas. Siyempre, we must practice what we preach. Mahirap nang pasabi-sabi ikaw, sabihin mo sa akin, oh, sabi-sabi ka nga, ikaw makasalanan ka naman. Wala naman magtuturo sa akin ganyan. Kasi, ito sinabuhay ko talaga, I live what I did, what I say. Binubuhay ko yung sinasabi ko. Hindi ako nagsasabi na paggawa-gawa ng kwento, parang mga walang kwentang istorya. Hindi. I appreciate, I value what I say, and I do it. Hindi ako na pakunwari, crush ko siya, pero iba yung kinakrush ko. Hindi ako ganun. Kung ikaw mahal ko talaga, ikaw lang talaga. At yun lang, papakasal tayo at hintay. Diba? At gagawin kong lahat. Ganun talaga. Kung hindi makahintay, di, hanap lang ng iba. Ganun lang. Pero kung ako talaga hanap mo, talaga lang talaga. Ganun. Maghintay. Kasi there's no instant talaga. Kahit ang lottery, hindi talaga ma-instant ang lahat ng bagay. Kung instant lang talaga ang bagay sa mundo, instant noodles lang.
kahit instant siya, hindi pa rin siya instant kasi lulutuin mo siya, siya ng tubig, titiplahin mo siya, may process, may pamaraan ng lahat. Kasi gusto kasi ng sakit ngayon, ng society ngayon, instant gratification. Gusto na, agad-agad na, bahala na. I don't care who you are, basta mahal mo ako, bahala na. May what ifs, kamer para yun. Niloloko pala ka ng lalaking babae na yun, hindi stick to one. Siyempre, masasaktan ka. Ganun ako ka, no? Biblical lang ako para kung sa pag-ibig, sila iPhone 14 ako, Nokia 33 pa ako. Biblical lang talaga ako. Kasi hindi ka naman update. Parang lumang version ka na. Kawawa nga talaga ako about dyan. Pero okay lang ako kahit anong isabi nila. Basta ako may pagmamahal ako ni Abba Yahweh at sa kay Rabbi Yeshua. Yun lang talaga ako. Gagawin ko lang anong dapat gagawin na tama. At di ko rin magpahamak sa iba. At di ko rin papahamak yung sarili ko. Talagang okay lang kahit ako lang nag-iisa. Boring lang, okay lang. Basta alam kong tama yung ginagawa ko. Basta may binabasihan ako. Hindi ako nagbabadala sa sarili kong dikta ng isip at damdamin ko. Yung puso't isip ko, ginagabay ko yan sa langit. Hindi ko sa sarili ko lang opinion. So, like, subscribe, comment, share, at sana natututo kayo pag-aral ng mga bagong lesson about dito. There's no such a perfect situation. Maging perfect lang, ang perfect lang buhay natin ka Abba Yahweh at saka Rabbi Yeshua. At panindigan natin yung sinasabi natin. Character ang build sa relationship. At yung relationship doon naman sa sex yan. Talagang babagsak dahat yan. Siyempre yun ang test. So like, subscribe, comment, share. Thank you po. Peace lang po tayo.